At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatahan, Karera sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ano, Pining? Masaya ka ba sa ginawa natin? Oo, Kagawad. Oh. Wow, ang daming pera ito. Sa'yo na yan, Pining. Gagawin ko ang lahat para ikakaligaya mo. Dahil mahal na mahal kita. Salamat, Kagawad. Saan ba galing ang mga ito? Kwan, sa karira at mini casino, marami na tayong pera. Pwede na tayong mag-live-in. Kagawad, pinaligaya mo ako. Ang ganda mo talaga, Pining. Hindi ako napapagod kung ikaw ang kasama ko at laging nasa tabi ko. Kagawad, maligayang maligaya ko. Pagkat dumating ka sa buhay ko. Ikaw? Bakit mo ginawa ito sa akin, Pinig? Alam mo namang mahal na mahal kita. Patawarin mo ko, Adonis. Natukso lang ako kay Kagawad, Adong. Pasensya ka na, Adonis. Pinatulan ako ni Pinig, ha? Papatayin kita, Kagawad, Adong. Mang-aagaw ka. Huwag, Adonis. Huwag mo akong patayin. Huwag, Adonis. Maawa ka sa kanya. Huwag. Aray ko. Aray. Nabutas ang bungo ko. Tulungan niyo ako. Dalhin niyo ako sa ospital. Ayaw ko pang mamatay. Nako, panaginip lang pala iyon. Akala ko totoo na. Hindi pwedeng magkatotoo ang panaginip na iyon. Kailangan kong mag-ingat. Matagal nang hindi kami nakapag-inuman ni Beba. Namimiss ko na rin siya. Nabitin ako sa serbisya. Naubos na raw ang paninda ni Ijang. Teka, makakanta na nga. Kabilin-bilinan ng lola, wag uminom ng serbisya. Nais kong magpakalasing dahil wala. May kumanta ng kinaiinisan kong kanta. Sino kaya yun? Hi! Who you? Who you to? Insyang? Is that you, my friend? Oh, Ate Punyang, my best friend. How are you, my friend? This is a great opportunity, Insyang. Let's take advantage of it. What do you mean, Ate Punyang? Let's drink a beer all night. I love that, Ate Punyang. But who will pay? Don't worry. I'll take care of it. So come on, Insyang. Let's go. Thank you.
Ay, ang gara din ng sasakyan mo, pari Adong. Ikaw rin eh. Asinsado na tayo, pare. Isa na tayo sa pinakamayaman na dito sa atin. Alam mo, pare. Natatawa ako kay Kapitan eh. Eh, matagal na ang operasyon natin. Ah, sa illegal na karir at mini casino hanggang ngayon. Wala pa siyang kaalam-alam. Buti nga naging tanga siya eh. Kung di, hindi tayo magiging galante. Eh, sabagay. Eh, pare, sige pala. Ano yung sinasabi mo sa akin kanina tungkol kay Pineng? Ay, naku. Natatawa ko habang binabasa ko itong chat niya sa akin eh. Ha? Bakit? Ano ba yung sinabi niya sa'yo? Ha? Niyayaya raw ni Adonis na mamasyal na maglibot-libot dahil anibersaryo pala nila. Ngayon? Pero ang dalang sasakyan ni pubugak-pugak na kotse, ha? Ayaw ni Pineng ang sumakay, kaya tumanggi. Eh, nakakatawa talaga itong si Adonis, ano? Buburin kasi. Kaya yan, ha? Nagawan mo ng asawa. Hoy, hindi ko inagaw si Pineng sa kanya, pare. Ha? Si Pineng mismo ang lumapit sa akin. Nakaw, nakakaingit ka naman, pare. Syuta mo na si Pineng. Ako wala pang syuta. Bakit? Ayaw mo bang maging syuta si Veronica? Ha? Mas maganda rin yun, pare. Eh, oo nga, no? Uy, tama. Didiskarte yung kulin si Veronica pagdating. Para magkasyuta na rin ako. Oo, pare. Tapos sabay natin silang edit para masaya. Nakaw, ayos. Sisimulan ko ng diskartehan si Veronica. Palagay mo, pare, kagagat kaya yun sa akin? Nako, malamang, pare. Subukan na mo. Darwina, nasaan si Pineng? Ha? Naku! Ewan ko dun eh, sumalis! Ha? Umalis? Eh, saan daw siya nagpunta? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung saan siya pupunta eh. Saan kaya nagpuntang babaeng yan? Nakapag-arkilan ako ng kotse na sasakyan namin sa paglilibot para makapamasyal. Dahil wedding anniversary namin ngayon. Ay, naku, hindi ko sasabihin sa kanya na sumama kay Kagawad Adong. Baka magalit. Pakikunta nga sa cellphone niya. Una, saan siya? Wala kasi akong load eh. Sabihin mo, naghihintay na ako rito, ha? Ha? Kuan Adonis, kanina ko pa tinatawagan pero unattended yung cellphone niya, no? Ganun ba? Ay, naku, sana dumating na. Para di naman masayang yung pag-arkila ko ng kotse. Ah, sige. Maiwan muna kita. Kakausapin ko yung driver ng van na mag-ilis sandali. Ah, sige. Naku. Sabi ko na nga ba, sa babaeng yun eh. Nakahanapin siya ni Adonis kapag umalis. Ipinilit pa niya na sumakay kay Kagawad Adong. Pati ako, nadadamay sa kaluhuhan mo, Pineng! Oh, Pineng, masaya ka ba? Oo, Kagawad. Masayang masaya. Ngayon lang ako nakapamasyal sa mga ganitong lugar. Oh, marami pang lugar na magaganda. Dadalhin kita doon, Pineng. Maraming salamat, Kagawad.
Maligayang maligaya ko. Huwag mo na akong tawagin kagawad kapag tayong dalawa lang ang magkasama. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Love na lang. Tapos sweetheart din ang itawag ko sa'yo. Pwede? Ha? Oo naman. Pwedeng pwede kagawad. Ay, love pala. Iyan din ang ganda, diba? Iyan, oh. Oo nga pala. Pagkatapos nating mamasyal, pupunta tayo sa isang motel. Motel? Anong gagawin natin doon, kagawad? Love pala. Doon natin ibubuhos ang init ng pagmamahal natin. Ha? O ano? Payag ka ba o hindi? Salamat, kagawad Asyong, sa paghatid sa akin. Buti na lang at napadaan ka. Wala na kasi akong masakyan kanina, eh. Tintin. Kagawad, bakit mo akong tinititigan ng ganyan? Type na type kita, Tintin. Gusto kitang maging reyna ng aking palasyo. Dadalhin kita sa aking bahay at hindi tayo mag-aaway. Kagawa, Dasyong? Type na type kita, Tintin. I love you so much. Ay, wag mo akong yakapin. Wag! Ang gandang-ganda mo, Tintin. Bitiwan mo ako, bastos ka! Ha? Manyak! Bastos ka! Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hihintay. Umalis na tuloy yung inarkila kong kotse na gagamitin natin. Pasensya ka na, Adonis. Ginawa mo akong tanga eh. Naghintay ako sa wala. Masama talaga ang pakiramdam ko. Kaya doon muna ako na malagi sa bahay nila Veronica. Hindi ako nakauwi dahil nahihilo ako. Ha? Teka. Ano bang nararamdaman mo? Ang sakit ng buo kong katawan, Adonis. Parang bugbog na ako sa kama. Parang trangkaso yata ito. Teka. Ano ba yung mamula-mula dyan sa dibdib mo? Ha? Kwan? Ewan ko, Adonis. Basta bigla na lang namula ito eh. May sakit ka pala. Magpagaling ka. Dito ka lang ha. Hintayin mo ako. Ikukuha kita ng gabot sa parmasya ha? Sige. Buti na lang. Naniwala siyang may sakit ako. Makapagpahinga na nga. Bukas daw uli kami mamamasya ni kagawad Adong, my love ko. Pare Asyong, bakit ganyan lang paglalakad mo? Parang para kang pato o itik ka. Pare Adong, napakamalas ko sa araw na ito, pare. Ano malas? Bakit anong nangyari? Huwag kang yung ganyan na maglakad para kang pato. Pare,
Masakit talaga eh. Anong nangyari? Bakit parang namagay ang mga paa mo, pare? Pumalag si Tintin, pare. Binugbog ako. Ang lakas manipa ang gaga. Parang kabayo eh. Aba. Bakit inayaan mong mabugbog kanya? Dapat niyakap mo ng mahigpit, pare, para hindi nakapalag. Ang bilis ng pangyayari. Ulang suntok pa lang yan, nahilo ka agad ako. Ang lakas. Parang sipa ng kabayo talaga. Paano yan? Di busted ka na, pare? Hindi. Hindi ako susuko, pare. Susuyuin ko pa rin siya. Saka na lang ako gaganti kapag nasungkit ko na ang matamis niyang oo. Kapitan, dito na po ang inyong asawa. Sinaway namin na yung nanggugulo sa tindahan nila. Lindusa, lasing-lasing. Ha, si Kagawad gusting yan. Ano kayang nangyari? Sandali lang, nandyan na! Ay, ikaw pala, Kagawad Gusting. Bakit? Anong nangyari? Tumawag na concerned citizen sa amin. Sinabi nilang may nag-iingay sa tapat ng tindahan nila, Mildosa. At ito nga, si Kumari Punyang at kasama raw si Insiang. Pero nauna nang nakauwi. Si Punyang lang ang naiwan na nagsisisigaw. Kaya inihatid ko na lang dito. Salamat sa paghatid mo, Gusting. Wala ka naman po, Vice Mayor. Sige po, alis na ako. Kayo nang bahala kay Kumari Punyang. Hoy, Punyang! Anong oras na? May bilabad, kuya. How are you? How are you yung mukha mo? Sobra ka na. Marami ka nang ginawang kahihiyan. Kaya sisintensyahan na kita. Oh, come on. You're just a word, kuya. But art of action, you know? Naku, Punyang. Huwag mo akong pilitin. Mapapatay na talaga kita. Mapapatay na kita. Mapapatay na kita. Punyang! Punyang! Ay, Diyos ko. Napatay ko na yata si Punyang. Punyang! Pare nga dong, may problema tayo. Ano nga problema yan na, pare? Parang nakakahalata ng mga pulis sa illegal na ginagawa natin. Anong balak mo ngayon na, pare? Pansamantala nating itigil muna ang operasyon. Dahil delikado eh, baka madali tayo. Sayang naman ng pera, pare. Kapag itinigil natin... Ano kaya kung kausapin na lang natin si Kapitan para siya na lang muna ang magmaniho? Di malalaman na niya ang operasyon natin. Ayaan mo na. Malaki na rin na nga pakinabang natin eh. Kahit na magkabulilyasuan na, okay lang dahil may ipon na tayo. Oo nga, no? Sige, kausapin natin kaagad si Kapitan. Ha? Ang ibig ninyong sabihin, matagal na ang operasyon ng illegal gambling dito sa barangay natin? Oo, Vice Mayor. Malaking makakalap mong pera kapag ikaw na ang namahala dito sa karera at mini casino. Tapang-tama.
Takot kang pakialaman ng mga pulis. Ha? Eh, sandali. Matagal na palang operasyon ng karera na yan. Ay, oha. Bakit hindi namin alam ni Bayaw? Eh, tanga kayo kasi. Ay, stay, Kwan. Ang ibig kong sabihin, may inutusan kaming ipaalam sa inyo, pero hindi yata sinabi. Kaya, sige na, Vice Mayor, saluhin nyo na ni Kapitan nito. Sayang ang pera. Ha? Oo. Eh, pero bawal yan eh. Eh, Vice Mayor pa naman ako ng ating bayan. Eh, pumayag ka na, Vice Mayor. Eh, magbabakasyon kami ni Kagawad Adong eh. Sayang naman yung pera kung matitigil ang operasyon. Ah, iiwanan namin mga sasakyan namin sa inyo ni Kapitan. Ha? Bibigyan nyo kami ni Bayaw ng sasakyan? Eh, oo naman, Vice. Bagong-bago pa yon. Sayo na. Para may gagamitin ko yun kung may edit kayo. Oh, sige, sige, sige. Payag ako. Kami na ang bahala dito. Hahantong ang pagtanggap ni Vice Mayor Agaton sa alok ng dalawang kagawad. Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang pagwawakas ng ating kwento na pinamagatang Karera sa pagkikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!